Problema na naman ngayong holiday season ang pagdami ng mga nananamantala at isaberong taxi driver. Kaya bilang tugon sa maraming natatanggap na reklamo, muling ilulunsad ng LTFRB at DOTC ang Oplan kontra Isnabero. Balita natin ni JP Soriano. Inabutan ng GMA News na nag-aabang ng taxi sa North Avenue, Quezon City, si Hermes. Pero nang parahin niya ang taxi ito, inisnab lang siya, sabay alis. Nang parahin namin ang driver para kunan sana ng pahayag, umalis lang siya na parang walang nakita. Papunta sana ng ospital si Hermes dahil iniinda pa rin niya ang kanyang pilay sa balikat. Nitong mga nakaraang araw, ilang beses na raw siyang nakaranas ng pang-iisnab ng taxi. This taxi, which I complained with, refused me to go to Veterans because it was very near. So, malapit lang siya and he said, if you'll pay me 100 pesos, then I'll let you ride a taxi. Tinanong namin ang ilang pasahero kung may naranasan na silang pang-iisnab ng taxi nitong mga nakaraang rush hour. Meron din po. Nainis naman dahil magbabayad naman po ako kahit malayo. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, tumaas ang bilang ng mga pasaherong tumatawag sa LTFRB para ireklamo ang mga isnaberong taxi. At ngayon magpapasko, muling paalala ng DOTC at LTFRB sa mga pasahero na ipinagbabawal sa mga taxi driver ang basa na lamang pagtanggi sa mga pasahero. Ipinagbabawal din yung pangongontrata at yung mga sapalitang panghingi ng dagdag sa mga taxi fare. Muling inulunsad ng LTFRB at DOTC ang Oplan kontra Isnabero para sa mga taxing mananamantala. Ayon sa LTFRB, wala raw masama kung magbibigay ng tip sa taxi driver kung kusa itong ibibigay ng pasahero. Pero dapat daw ay laging gagamitin ng driver ang metro ng taxi. Ang taxi driver na ito, tatlong pasahero ang isinakay na marami pang dalang bagahe. Pero di raw siya mangungontrata. Kung walang traffic naman, okay lang, walang problema. Pero wala sa pilitan po. Bawal sa amin magtanggi. Para sa mga pasaherong mabibiktima ng taxing isnabero o nangungontrata, agad daw itong i-report sa kanilang hotlines o Twitter account. Bago po sila sumakay sa mga taxi, tingnan na rin po nila yung plate number at saka po yung trade name. Agad po yan ay kukunin po namin yung detalye nung pong nireport po nilang taxi o yung pong plate number na kanilang pong sinakyan at gagawan din po namin ng kaukulang pong aksyon. JP Soriano, GMA News.